Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapatid nating OFW, kumusta po kayo? Sa muli po, ito si Taong Gala at sa araw na ito, sa ating pong paglalakbay ay may nakilala tayong mga samot-saring mga tao. Vendor, taxi driver, mga taong lansangan, taong nagsisimba, mga taong nagtitinda, kung sino-sino at kung ano-ano. Bagamat sa pagkakataong ito, kakaiba ang taong itatampo ko sa ating kwento. Si Manong Taxi Driver, iba ang kanyang pananaw. Marami siyang mga sinabi patungkol kay Francis Leo Marcos, mga puntong nagustuhan ko, kung kaya't pinili kong maging eksklusibo ang kanyang kwento sa araw na ito. Halina't samahan niyo ako, panoorin natin ang kwento ni Manong Taxi Driver. Okay, nandito tayo si Tatay Driver. Ano pangalan, Tay? Moni, sir. Moni? Oo, Moni. Parang YouTuber, monetize na. Monetize channel. Kilala niyo si Francis Leo Marcos, sir? Opo, kilala ko yun. Ano hong pagkakilala ninyo? Mabait yun. Na mamimigay ng ano yun, ayuda. Oo. Yung bigas, binibigay nun. Oo. Truck pa ang magbigay. Kaya nakilala ko yun. Anong pagkaka... Anong masasabi nyo doon sa mga binibintang sa kanya na di umano scammer daw si Francis Leo Marcos? Sa pagkakataong ito, ito ang katanungan na nais kong ibato sa kanya. Karaniwan, matagal ng mga isyo itong malaking katanungan. Sabi nga ba ng iilan, scammer nga ba si Francis Leo Marcos? Sa pagkakataong ito, mas mainam malaman natin mula mismo sa kanya kung ano ang kasagutan. Isang ordinaryong taxi driver na hindi direktang kilala ang isang Francis Leo Marcos. Narito ang kanyang sagot. Wala yun. Katotohanan yan. Mga ano lang yun. Kasiraan lang yun. Kasiraan lang? Oo. Paninira lang sa kanya, kumbaga? Oo, paninira lang dahil siya nanimigay ng bigas. Wala namang iba, hindi naman namigay. Parang nainggit lang, parang inggit. Oo. Pero matanong ko lang, nabigyan naman kayo ng bigas o hindi kayo nakakatanggap? Hindi naman. Basta sumalaw doon lang ako sa kanya kasi namimigay sa talagang nangailangan ng bigas. Dito ako humanga kay tatay. Hindi man siya nakatanggap ng bigas ayon sa kanya. Pero saludong siya. Saludong-saludo at humahanga siya sa isang Francis Leo Marcos. Dahil sa katangiang namigay ng bigas sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Dito na pagtanto ko, katagal ng panahong ibinabato ang isyo na di umano ay walang bigas naman na ibinigay kay si Francis Leo Marcos sa mga tao. Ito ay isang propaganda lamang at malaking istorya o kaya ay karatula. Subalit dito, buhay na patotoo mismo si tatay. Si tatay na taxi driver ang nagsasabi na tunay at totoong namahagi ng bigas ang isang Francis Leo Marcos. Okay. So, tatakbo siya, Senador, number 44 kung sakali, ibubuto mo naman. Oo, ibuto ko niya lagay yan. Pang ilan siya, sir? Ha? Pang ilan? 44? Hindi, pang ilan siya sa 12 pipiliin natin? Pang ilan siya? Number 1. Number 1 siya. Kasi... Kung magkakaroon ng pagkakataon na ano, na makausap mo siya, anong sasabihin mo? Sabi ko, salamat, sir, na tumakbo ka. Oo. Kasi idol ko yun eh. Okay. Naging idol ko siya dahil namigay siya ng bigas. Uh-huh. Dahil sa panahon na yun, naghirap ang tao. Gutom. Kasi ano yun eh. Ang tawag itong... Pandemya. Pandemya. Uh-huh. Yun dapat ang ginawa niya. Uh-huh. Kaya saludo ako sa kanya. Kung makausap ko siya, uh-huh. Salamat sir na tumakbo ka. Salamat sir at tumakbo ka. Ito ang katagang hindi ko narinig sa lahat ng mga na-interview ko, kundi bukod tangi sa kanya lang. Nagpapasalamat siya at tumakbo ang isang Francis Leo Marcos. Nakitaan ko siya ng pag-asa. Nakitaan ko siya ng isang positibong pananaw na talagang malaki ang pag-asa niya na mayroong pagkakataon
na mabigyan ng maganda at masarap na buhay ang mga taong nasa laylayan ng lipunan sa pagtakbong ito. Talagang nabiruan ka sa akin. Tama-tama na ganun nga ang ginawa mo. Okay. Salamat sir, ha. Thank you so much sa iyong pagpapaunlak, ha. Maraming salamat. So ayan mga kaibigan, pauwi na ho kami. And of course, may give shout out to Ma'am Claire. Ayan, at sa kanyang mga anak na nakasama namin kanina. Thank you so much po sa masarap na pagkain. At of course, ayan, ito po, pauwi na po kami. Maraming salamat po Ma'am Claire. Thank you so much. Maraming salamat Manong Taxi Driver sa naging positibong pahayag mo sa maliit man na oras at panahon na ating pag-uusap. Ay nabigyan mo rin ako ng inspirasyon sa buhay, sapagkat humanga ako sa iyo, hindi mo man ganap na kilala ang isang Francis Leo Marcos, ay positibo ang iyong pananaw. Kayo mga kapatid, ano sa paningin nyo? Ano sa inyong pananaw? Comment down below lang po. Ilagay lang po sa komento at mababasa ko yan. At syempre, kung baguhan ka lang sa aking channel, ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Naway, samahan niyo ako sa isang malaking hamon at challenge na nais kong maabot sa taong ito. Ang tayo'y maging 100,000 subscribers bago matapos man lang ang taong ito. Maraming salamat po sa inyo lahat.